sa mga kadiskarte, maingay ang pagkita ng transmission at saka yung makina. So duda na tayo dito na may problema dito banda sa likod. So gagawin natin, babaklasin natin, titikapin natin dito kung baka may problema sa kanyang mga clutches or flywheel. Yan ay XC90 na bago. Yun, so ito mga kadiskarte yung transmission ng X90. So yung problema nito, ito yung kanyang umaalog ito. Hindi siya fix. Hindi siya talaga fit na fit dito sa nyo. Ito yung nagiging issue niya. Yung ingay nito, pag kayo ang mag-check nitong ingay nito, mapapansin nyo sa likod ng makina tsaka sa harap ng transmission yung tunog nito. Gumamit kayo ng stethoscope kasi mamaya baka magkamali kayo ng check. May buksan nyo yung makina baka mamaya, kasi ako nung una nito kala ko makina. So double check mo talaga. Tsaka ito na kailangan double check natin, mag-diagnose, kasi na sobrang mahal ang component, ang clutch component na ito mga kadiskarte. Lahat yan ito. Ito yung kanyang clutch, dual clutch nya. Ito yung mga pyesa. Ito, kaya yan pa. 1, 2, 4 na pyesa. So kailangan double check nyo talaga pag nag-diagnose kayo. Kasi baka mamaya ay magkamali kayo ng diagnose. Tapos makabili yung customer ng ganyang kamahal. Nako, delikado. Sobrang mahal. Nagulat ako sa presyo. China siya pero presyo grabe. Hindi basta-basta. So ito tatanggalin na natin ngayon lahat sa loob niyan para palitan natin yung mga pyesa na yun. Hindi naman kasi natin pwedeng palitan na isang lang kasi isang set siya. Isang set talaga siya. Pero hindi ko lang kasi ito warranty. Hindi ko lang alam kung makaka-order ng parts na hiwalay. So tatanggalin ko muna yan. Ito mga kadiskarte, napakalaki ng kanyang oil seal. Buong transmission yung kanyang oil seal. So sa pagtanggal medyo mahirap. So kailangan ng special tools. Wala tayong special tools yung ginamit. Binutas ko na lang dyan. May mga butasan naman dyan. Kung may mga araw na sa dulo pwede mong butasin yan. 4. So ito lang yung gamit ko. Ganon. Ito yung ginawa kong puller. Tapos sabay pokpok ng martilyo. Kasi yung laki ng kanyang wheel seal. So itong papalitan kasi natin, yung pyesa natin nandoon na sa box. So tatanggalin ko to. Kapares lang pala siya ng torque converter. So ito yung kanyang clutch. Itong style niya kasi mga kadiskarte, yung transmission niya manual transmission talaga yan. So ito lang yung clutch niya. So ito yung papalitan natin kayo kasi yung ito maluwag, ito yung tumutunog, kumakalog siya sa kanyang adapter ito.
So yun, papalitan natin. So nandiyan naman yung pyesa natin. So video dah ano lang sa Busayana? Ada? Ada bang Bangladesh, ada Bengali. Oh, Tiri Pari. So ito yung kanyang bago. So napakamahal nito. Yung ito lang ang itong clutch niya, assembly. Ang presyo nito ay nasa 12,000. 12,000 real. So napakalaki siya, no. Almost 150,000 yata sa Pilipinas. O kulang-kulang 200,000. Ito lang. Ito naman ito eh. So isipin mo, pag masigilay itong sasakyan ka tapos masiraan ka, so ganun kamahal yung pyesa. Akala ko yung China, ang pyesa mura. Mga makakabidyo ng maayos eh. Bigat kasi nito. Yun. Nalagay na natin yun. So ito mga kadiskarte, ito ay natapos na natin lagay. Ayan, make sure nyo na ilagay nyo yung snap ring dun sa loob, at saka siguraduhin nyo na pasok doon sa loob yung snap ring na yan, kasi once na may ilagay nyo na to yung kanyang cover. Ayan, ito kasi seal nya to, oil seal nya to. Ayan, ganyang kalaki yung oil seal. Pag nagka-problema dyan, so masisira nyo uli ito. Sisirain nyo siya uli. So sayang. Napakamahal pa naman ito. So yan. So make sure natin na tama yung pagkakalagay natin. So yan mga kadiskarte, pag naglagay kayo nito ng flywheel adapter nya, so medyo matigas lang siya ipasok, pukpukin nyo lang ng martilyo dito. Kailangan alalay lang na pukpukin nyo masyado yung malakas, kasi baka masira din yung loob. So matagal ko rin siya ipasok, pero mga 30 minutes ko siyang inaidahan-dahan na pinukpok, kasi pag binigla natin eh, baka naman mabusal-usal naman ito. Dahan-dahan lang na pukpok. Dito wala namang ano yan, walang problema. So kailangan pag-ikot mo siya, walang sabit. Baka mamaya eh, yung seal sa loob, hindi may pasok pala ng maganda, tapos sumasabit yan. Kailangan ikotin nyo para habang nandito pa sa may baba, maayos pa yung dapat ayusin. Kasi pag nakasalpak na, wala na, hindi na ibababa uli. Kailangan wala siyang sabit.
So ito kasi dito nakakabit yung flywheel niya. So ito tingnan nyo ng bago, wala siyang alok, di ba? Pero ito naman isa, tingnan mo. Kaya itong tumutunog, ah, yung tunog niya ganyan, no? Pag nasa loob yung ano, pag nasa umaandar yung makina, gumaganyan siya. Ganyan yung tunog niya. Sorry, katulad dito na walang ingay, oh. Bago pa kasi. So sana magiging okay yan. So tingnan nyo naman yung kanyang luma. Wow, skill. So yan ang mga katisikarote, na balik na natin yung transmission niya. Lagyan na lang natin ng langis yan. Siyempre yung mga axle na lang nito. Dalawang axle, shocks. Mga kadiskarte, pag nagbalik ka ng langis nito, ang 1.6 na transmission na new model, mayroong oil filter dito sa taas yan. Tapos yung salina ng langis dito. Tapos yung capacity ng langis nito, mga kadiskarte, 5 liters. Yung kanyang laman lahat sa loob niya. So yan lang yung ilalagay nyo lagi, 5 liters. Kasi ako 5 liters ang lagi nilalagay ko dito. So yung kanyang langis, ito. Dual clutch transmission fluid. Gamit kayo ng Gs na ano, Gs na Allen. Para hindi kayo mahirapan, wag yung L-type yung gagamitin nyo na Allen. Gs lang. Lalagay lang dito yan. So ito yung mga basic lang naman ng mga trabaho to. Kaso nga lang, pag first time ka magpalit nito, hindi mo alam ang mga drain plug niya kung saan siya sasalinan. Kasi nung unang lagay ko dito sa sensor, ako nagsalin, eh okay naman dun sa baba magdrain. Kaso nga lang, siyempre kailangan nyo palitan ng filter yan. Kaya kailangan dito talaga. At saka mas madali dito magsalin. Kaso nga lang, tanggalin mo yung battery para hindi ka mahirapan.